Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, I would like to share with you guys my current favorites pagdating sa makeup products. And these products naman guys are budget-friendly and madali lang hanapin sa market. So if in case na magustuhan nyo siyang itry, ayan, hindi naman kayo mahihirapan. And of course, dahil nakaabot na tayo ng 100 subscribers, ayan, palakpakan nyo guys. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And dahil doon, meron tayong giveaway. And yung mechanics, isasabihin ko na lang at the end of this video. So please stay tuned. And without further ado, let's start. Let's start with the primer. Ang current favorite ko guys is itong Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ayan, dito talaga ako naghiyang kasi nagtry na rin naman ako ng ibang primer. Pero dito talaga ako bumabalik ng bumabalik. And yung consistency niya is silicone-y effect. Silicone-y effect, ano yun? Silicone-y, ayan siya. Tapos kapag ina-apply ko siya sa skin ko, mabilis lang din siya ma-absorb, mabilis i-apply, hindi mainit sa pakiramdam. So, ito talaga yung favorite ko ngayon. Then, move naman tayo sa base. So, yung ginagamit ko kapag gusto ko ng medium to full coverage is itong Everbilena Advanced BB Cream. Yan. So, mabilis lang din siya mag-blend, guys. Ito naman yung ano niya, parang swatch. Ayan. So, kapag nilalagay, ayan. So, mabilis lang siya mag-blend. Ayan, oh. So, tapos mabilis lang tone. Parang nag-a-adapt naman siya sa skin ko. Kaya, ayun, hindi ako nahihirapan mag-blend ng product na to. So, ayun, kapag medium to full coverage, itong Everbilena BB Cream. And then, kapag gusto ka naman yung no makeup look, yung talagang parang translucent lang or walang coverage, itong Snowy Cushion. Ayan. So, yung itsura niya, guys, is yung usual na cushion. Meron siyang mirror dito. And then, ayan, yung puff na minsan ginagamit ko, minsan hindi. And, eto. Ayan. So, yung shade ko dito, guys, is number 23. Ito is, meron siyang additional na, wait lang. Andito pa. Andito pala. Ayan. Ito yung box niya kasi, guys. So, meron. Meron siyang extra na ganito. Ayan, hindi ko pa siya nagagamit kasi hindi pa naman ubos yung isa. So, ang shade ko dito, kung hindi ako nagkakamali, is shade number 23. Kasi, if I'm not mistaken, dalawa lang yung available na shade niya. So, eto na yung bagay sa skin tone ko. And then, eto, ayan, ang nagustuhan ko naman dito, guys, is ano din, mabilis lang din siyang i-blend sa face ko and hindi siya mahirap gamitin kasi nag-a-adapt siya agad, ganyan. Tapos, ano ba, hindi mainit sa feeling, yun. Parang fresh-fresh lang din. Then, let's move on to concealer. For the concealer naman, for my blemishes, ang ginagamit ko is itong Maybelline Fit Me Concealer. Ang shade ko is number 20 Sand. Ayan. And then, for my dark circles, ang ginagamit ko naman is itong Instant Age Rewind. Maybelline din, guys. And, ayan. So, tinanggal ko lang. Meron siyang sponge dito. Tinanggal ko lang para mas malinis. And, let's move on to the powder. Yung loose powder na current favorite ko is itong Nichido Final Powder. Ayan. So, ang shade ko dito is Final... Ay, sorry. Shade ko dito is Creamy Glow. Ayan. So, eto, na-amaze talaga ako sa product na to, guys, kasi ano, maganda yung effect niya sa face ko. Parang hindi ganun ka pack na pack. Kasi mas gusto ko kasi talaga yung natural looking pagdating sa makeup. So, eto, swak na swak siya dun sa preference ko. And mura lang din, guys. So, madali lang din siyang mabili dahil available siya sa Watsons, ganyan. For the blush, eto naman, for cream blush, kasi in love talaga ako sa mga cream blush. Guys, nagtry na din ako ng ibang brand, pero dito at dito rin ako bumabalik. Eto yung Sophie Paris Magic Pink Cream. Yan, so, eto yung kulay white, tapos nagiging pink kapag ina-apply. Wait lang, try natin guys. Ayan. Ayan siya, and then kapag nilagay mo siya, binlend mo, ayan, nagiging pinkish. So, ito lang yung cream blush talaga, guys, na so far,
na na-try ko na nagtatagal talaga sa cheeks ko from morning until umuwi ako ng bahay, andito pa rin siya sa face ko. Para lalo siyang magtagal, dinadagdagan ko siya ng powder on top of cream blush na Magic Pink Cream ng Sophie. Naglalagay ako ng powder blush na currently ang gamit ko is itong Vice Cosmetics na Aura Blush in the shade of Manika. Ayan, so iswatch natin guys. Very pigmented to, so gustong gusto ko siya. Ayan oh. Tapos, kapag sinwatch natin. Ayan. Parang sun-kiss yung datingan, yung itong drunk blush. Ganyan kasi yung lagi kong ginagawa. Parang natural lang, parang naarawan. So, apart from this blush, powder blush, ginagamit ko rin itong sa detail makeover na contour and blush palette 4-in-1. Ayan. So, itong dalawang blush na to guys, pinaghahalo ko lang. Tapos, yun. Ina-apply ko. And for the bronzer, contour, and highlight, ito lang din yung gamit ko. So, move on tayo sa mascara. For now, ang kinagamit ko talaga is itong L'Oreal Voluminous Lash Paradise. Ayan siya, guys. Tapos, ito yung wand. Medyo messy nga lang siya. So, ang ginagawa ko talaga, nililinis ko siya ng tissue. Tapos, may product din naman na natitira. Yung product na natitira, yun yung nilalagay ko. So, it makes my lashes more, ganun, curled. Tapos, matagal siya, hindi siya yung bumababa. So, until hanggang umuwi ako ng bahay, yun, pack na pack yung eyelashes ko dahil dito sa L'Oreal. For the brows, ayan, kapag tinatamad akong mag-pencil, ang ginagamit ko is yung eyebrow mascara, which is yung sa Maybelline Fashion Brow. Ito, ang shade ko is dark brown. Ito siya, guys. And then, kapag sipag na sipag naman ako magkilay, ito namang Careline, ano ba to? Careline Best Brow Liner in the shade Taupe. Kung tama ba yun, Taupe. Ayan. So, ang gusto ko dito kasi, retractable siya, guys. And, tamad nga kasi akong mag tasa-tasa ng mga lapis-lapis. Kaya, pag talaga naghanap ako ng mga ganitong product, yung mga retractable. And, meron din siyang spoolie. The lip product naman guys, bago ako maglagay ng kahit anong paman yan, lip tint or lipstick, liquid lipstick, ganyan, naglalagay ako nitong Lucas Papaw ointment. Ito na yung nagsiserve as lip balm ko guys. After this ointment is itong lip products na kapag gusto kong mag lipstick. Itong Caroline Kiss Sticks in the shade All Day. Ayan siya guys. So, iswatch natin. Dito na lang para madaling makita. Ayan. So, medyo dark siya ng konti. Pag ganun, nagpapat na lang ako ng tissue sa lips ko para medyo mabawasan yung intensity. And then, for the liquid lipstick, ang favorite, current favorite ko pagdating sa skin potions is itong Harper. Ayan. So, swatch din natin siya, guys. Oops. Ayan, ito siya, yung pangalawa. And then, itong Ever Belena Matte Liquid Lipstick in the shade Shenas. Ayan. So, swatch ulit din natin siya, guys. Ayan, ito siya, yung pangatlo. And then, the last one is itong sa Blair Cosmetics in the shade Rome. Yan. Ito siya. Nawala na yung tatak dito, guys. Pero Blair... Bebe. Blair Cosmetics siya. Swatch natin. Yan. Ito siya. Sa pinakadulo. So, ang nagustuhan ko naman kasi dito sa apat na to, guys, kahit ilagay ko siya sa lips ko, non-drying and hindi, ano ba yun, hindi tacky yung feeling ng lips ko, sa lips ko, ganyan. Tapos, madali lang din i-apply. I think yun lang naman, guys, pagdating sa current favorites ko sa makeup. And, eto na nga, ang ating pinakahihintay, yung giveaway natin dahil nakaabot na tayo. Sorry, nabubulol ako. Dahil nakaabot na tayo ng 100 subscribers. Ayan. So, ang mechanics lang naman, guys, is napakadali.
First is subscribe kayo sa YouTube channel ko. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo guys. And number two, comment dyan kapag halimbawa nakapag-subscribe na kayo, comment dyan sa comment section. And then number three, share this video on your Facebook account and tag at least 3 of your friends. Before ko nga pala makalimutan guys, ito yung matatanggap ng ating 3 lucky winners. So yung first prize is Joyful Daybook 2019 or ito yung Mercury Drag Planner. Ayan siya. So ni-review ko kasi to guys kaya wala na yung plastic pero rest assured na bagong-bago pa to at hindi pa nagamit. So kung hindi nyo pa nakita yung review na yun, ililagay ko yung link sa description box. So yung pangalawang winner naman natin is makaka-receive ng 300 pesos worth of load. Ayan. And then the third and final prize naman natin guys is itong 2019 Giving Journal or yung Coffee Bean Planner. Ayan. Thank you so much sa nag-sponsor nito. Ate Tin, thank you so much. Ayan. So, gustong-gusto ko rin tong planner nito guys kasi marami siyang coupons na included and very engaging nung laman. Marami kayong mailalagay, marami kayong activities na magagawa, and nakakatuwa yung laman niya. Kasi ito yung planner ko last year. And yun lang naman guys, sana ay nag-enjoy kayo sa video na to, and sali na kayo para mali nyo, manalo kayo, and if you like this video, please don't forget to hit the thumbs up button, and I'll see you on my next one. Bye! Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video,